Man, I know who he is. You know, he's part of the front office group. You know, but you know, he was really excited about me missing, you know, that shot a little bit more extra than I would have liked. But you know, he got a roof for his team, obviously, and he was, you know, he showcased that. So, you know, I knew I had another quarter, and the fourth quarter is my favorite. So lumabas niya sa social media ang video na yan kung saan pinakita kung sino ba ang nang-trash talk or masyadong excited daw ayon kay LeBron matapos na mamintis na yung potential buzzer beater sa third quarter. Ngayon nga lang napakita yan dahil kahapon marami rin naghahanap at nagtatanong kung sino ba yung sinasabi ni LeBron na front office guy daw ng Cleveland Cavaliers. At ngayon nga lumabas na yan isang video ng fan na pinakita kung sino ba yung masyado daw excited. Kung naaalala nyo nga kahapon, sinabi ko na ang Cleveland Cavaliers ay nagkaroon ng adjustment noong third quarter at ang Lakers ay nag-i-struggle na bantayan sila. So kaya nga siguro masyadong excited ang Cleveland Cavaliers front office na ito dahil nga na humabol na ang kanyang team na Cleveland Cavaliers dito sa Los Angeles Lakers matapos na madown sila ng double digits sa first half. At kung hindi nga ako nagkakamali ay yung si LeBron din dyan ay malamig nga dyan sa third quarter. Hindi nga siya dyan masyadong umi-score at hindi rin siya masyadong involved sa opensa ng kanyang team na Lakers. Pero nang dahil nga dyan, si LeBron James ay umi-score nga ng 21 points sa fourth quarter. So nagkamali ako sinabi kahapon na 23 points na sobrahan ng bilang, pasensya na. Pero 21 points nga na i-score ni LeBron James sa fourth quarter. So may idea naman tayo siguro kung ano yung ibig sabihin ng don't poke the bear sa mga sports. So kung wala nga kayong idea kung anong ibig sabihin yan, ang ibig sabihin yan ay huwag mong i-provoke ang bear. So alam naman natin siguro ang mangyayari kapag pinagtripan natin yung oso sa totoong buhay. Hindi lang tayo posibleng ma-injury, pwede rin ikamatay mo yan dahil walang awa ang mga bear. So parang ganun din ang ibig sabihin pagdating naman sa don't poke the bear sa basketball. Parang i-unleash mo yung beast. So ayun nga nangyari dito sa Cleveland Cavaliers matapos na itong front office guy nila ay ipoke nga itong si LeBron James. Parang ininis nga itong si LeBron James into a 21 points fourth quarter. So isa nga lang yan sa napakadaming instances sa NBA na ang mga NBA players ay biglang gumagaling dahil sa mga pantatrash talk ng mga kalaban nilang NBA players at pati rin ng mga fans. At ngayon, pati rin ang front office ng isang team. Pero hindi nga lahat ng players ay capable sa mga ganyang mga performances, yung bigla-bigla ang gumagaling. Isang example, si Kobe Bryant, isang story ni Kobe na tinrash talk nga siya ni Michael Jordan. At pagkatapos nga ng game nila na yon, the next game, inantay daw talaga ni Kobe na makalaban niya ulit itong si Michael Jordan. Tapos nga nun, umpisa pa lang ng laro, ay mainit na si Kobe Bryant. Tapos, nagtapos nga ata siya ng third quarter nang merong 55 points kaagad, if I'm not mistaken. So isa yan sa napakadami niyang instances. Isa pa, nung kay Dwayne Wade, nung naglalaro pa siya para sa Miami Heat, kalaban nila ang Charlotte Hornets, merong isang fan na panay trash talk nga kay Dwayne Wade. Naging viral nga ito. Napaka-clutch nga ni Dwayne Wade na ito. Kung natatandaan ko pa nga ay 2016 playoffs pa nga ito. So nagdagdag nga si LeBron James sa mga ganyang instances na itong nakaraang laban nila against the Cavaliers. So yun lamang, if you guys like the video, make sure to like the video, and if you're not subscribed, syempre mag-subscribe ka na dahil everyday meron tayong mga NBA updates. So yun lamang, see you guys next video. Bye!